Hindi naman pala ganun kadami. Nagmukha lang madami. Kasi hindi makasalansan dun sa basket. Tapos, ngayon ko lang napansin. Kinakadkad ko siya. Ano? Yung pag-yuku-yuku naman nila, hindi ibig sabihin nun yuku lang talaga. Nag-aanin sila, nag-wish, nagdarasal. Good morning, guys! It's December 11, day 11 ng ating vlogmas today. Ang aga ko nagising, 7:30. Kaya lang ang problema ko, sinabayan ako ng gising ni Junwa. Sabi ko sa inyo kagabi, pag natulog yung mga bata, magtutupi ako. Nakatulog na rin ako. Hindi ko na kaya magpuyat ng bongga ngayon. Siguro kasi ano, di ba kakagaling lang namin ng hiking, dalawang magkasunod. Tapos kahapon, nabisi rin ako maglinis ng bahay. Ewan ko, hindi ko na kaya magano. Dati kapag natutulog yung mga bata, nakakanood pa ako ng Netflix. Ngayon, itong mga nakaraang linggo, hindi ko na kaya. Si Junso tulog pa. So, ngayon ko itutuloy yung pagtutupi ko. Nag-aalmusal si Kuya. Ano kasi siya? Sumabay sa gising ng ala, sa gising ko. Nag-alarm kasi ako 7:15. Ala, bangon din siya, ganyan siya. Ano siya, mabilis siya magising sa mga ingay-ingay. Hi guys! Hi guys! Hi guys! My name is Patty. Hi! Ay, intro at outro na naman. Kain po! Kain po! Tulog pa si Junso eh. Naku po, nakachupeta na naman pala ito. Sarap ng tulog niya. Ito yung tutupiin ko, yung dryer ko hapon. Plus, yung nakasampay sa veranda ngayon. Tapos, magkuskus din ako ng CR. Nalimutan ko rin ilabas sa freezer yung mga ano. Yung mga isda, dapat yun. Mga bago ko natulog kagabi, ilabas ko na. Pero okay lang. Maga naman ako nagising. Kanina nagulat ako. Sabi ko, hindi ko pala nalabas sa freezer. Ano kaya ako makalimot ako, no? Ano kaya ang gagawin nila? Kasi ako lang inaasahan nila sa ganyan. Pupunta lang yan sila dito gabi na. Alam mo yung feeling na ano, na kampante na sila na kaya mong gawin lahat. Iniisip ko, paano kaya kumaaning ako? Yung alam mo yung feeling na kagaya niya nakalimutan ko ilabas sa freezer. Paano kaya kung ano, no? Nakalimutan talaga ako. Tapos dumating sila, walang ganap sa bahay namin. Yung nakalimutan ko magluto, nakalimutan ko. Ano kaya gagawin nila sa akin? Ano pa naman sila yung talagang importante sa kanila yung ganyang ano? Importante sa culture nila yung ganyang ano, yung ganyang ceremonial. Sa family ni Mr. Kim, ewan ko sa ibang family. Kasi alam ko may ibang family na hindi na nagaganyan. Lalo na yung ano, mga new generation na. Sila Mr. Kim kasi siya, kasi may matandang ate na siya, ganyan. Pero kanya naman, tanggap naman na niya na, sabi ko, paano yan? Kapag halimbawa tayo naman yung nawala, tapos hindi maggagantos para sa atin yung mapapangasawa ni Juna Jun. So, ganyan. Sabi niya, okay lang. Sabi niya, sa paglipas naman na ng panahon, malamang sa malamang yan, hindi na magaganyan. Sabi niya, ganun. Dadalaw na lang yan sa mga puntod natin. Ganun. Sa kanya naman, open-minded na siya sa mga ganun. Pero yung ate niya, hindi. Isang beses, hindi kami nag-ano. Kailan ba yun? Hindi kami nag-ano talaga na ganyan, na masyal lang kami. Naghalit yung ate niya. Paano daw yung bunsong lalaki? May bunsong lalaki kasi sila, di ba? Yung PWD. San daw yun pupunta? Eh, importante daw yung ganyan-ganyan. Basta, naghalit. Wala, bebang ang lola niyo. Anyway, magtupi na ako. Marami pang trabaho. Sa akin naman, wala namang problema kasi hindi naman malaki yung family ni Mr. Kim. Marami lang naman tao rito sa amin kapag ganyan, nakamatayan. Ay, paulit-ulit ako. Sinabi ko na yun sa ibang vlog ko, di ba? Kapag naman Thanksgiving at saka New Year, yung New Year sa Korea, dalawang lalaki lang naman yun nandito sa bahay namin. Si Mr. Kim tsaka yung bunsong kapatid niya. Malinis yun sa guys, naglampaso na ako.
kagabi naglampaso ako. Kasi nga sabi ko ano, after ko mag-vacuum kasi nga baka hindi ko magawa ngayon. Ayun. Ang bango. Ang bango ng ano, ang bango ng labahin. Mabango yung favcon dun sa ano, may free, ay hindi, may bayad pala. Sabi ko sana may free favcon dun. Sama-sama to guys, kasi sama-sama ko na siya din dryer, damit naming pamilya ni Mr. Kim, mga bata ako. Pero hindi ko itong sama-sama winashi. Bukod yung damit ng mga bata, bukod yung damit ni Mr. Kim, bukod yung damit. Kasi, yung mga pantrabaho ni Mr. Kim, maano, madudumi talaga. Tapos na guys, hindi naman pala ganun kadami, nagmukha lang madami, kasi hindi ima nakasalansan dun sa basket. Tapos nakasama na dyan yung nakasampay sa veranda kanina, lahat ng tupiin ko tapos na. Nilipat ko na yung sofa doon. Kasi dyan yan, kasi dito sa banda, itong side na to, ano, dito sila nauupo, and dito naglalatag nung ano. Basta dito sila nagluluhod-luhod sa side na to. Araw-araw ay magiging Pasko lagi. Yonga, pong tuhan na Diyos sa'yo. Thank you, Kuya. Bye, Kuya yan eh. Kuya, thank you. Nililinis ko kasi dito sa ano. Yung mga natunaw na Crayola, tingnan nyo guys. Ngayon ko lang napansin, kinakadkad ko siya. Ano, may mga crayons pala na nailalim dito. Oh. Tapos diba nag-open na kami ng heater, naganda tunaw sila. Pasaway. Kantahan mo na lang guys, para hindi sila mainip. Bye, kubuno. Ay, dance, Jalanda! May pasayaw naman pala ang Kuya Jujunso. Annyeong haseyo, yorobun! Onoron, Juna Junso Nureyo! Sijap! Chonchoni, sabi ni Jesus sa kuya niya. Oh, chonchoni. Dahan-dahan daw. Chonchoni, si jump. Bye-bye, tata daddy.
Yay! Very good, baby. Huwag mag-away, ah. Maglilinis si Mama. Papadido. Papadido. Mimi. Nakala ko tapos niya. Adidado. Punta adi. Ibabidwe. Pwede siya. Adidado. Lili. Aigo, no mo. Very good, baby doll. Ang gagaling naman. Many hours later. Tapos na ako. Nakaligo na kami mag-iina. Pati mga bata na paligo na ako na. And 6:30 na. Hindi ko alam kung ma-upload ko to kasi hindi ko pa siya na-edit. Pero wala namang mahirap i-edit. Kasi wala namang masyadong ginawa. Tatry ko ihabol. Pero eto, pakita ko sa inyo yung mga ginawa ko. Ayan, kung tutuusin, hindi naman talaga siya mahirap. Kasi ayan lang. Tapos, yung tikim na tinatawag, basta yung mga prito-prito, yung kapatid na lang ni Inoy magdadala, yung bunsong babae na taga-Busan. So, hindi na ako gumawa nun. Kaya lang kasi, pa-istap-istap ako kasi nandyan yung mga bata. Siyempre, papakainin ko, istap ako. Pamemerendahin ko, istap ako. Tapos minsan mag-aaway pa, diba? So, kaya medyo natagalan ako. Pero ayan lang naman yung mga ginawa ko. Tapos, eto. Itong sabaw. Ano yan? Walang, ano yan yung... Wala akong hinalong tubig. Yan yung pinagpakuloan ng... Ay, pinag-estima ng ano. Ng ano bang tawag doon? Yung octopus. Tapos, hinaloan ko lang ng kung ano-ano. Tapos, ito yung fish. Na-steam ko na din. Okay na lahat. Mga buwisita na lang ang wala. Char! Ang sakit na nga ng paa ko. Kasi kanina pa ako nakatayo. Sa isip-isip ko, okay lang. Kaya tumaligo ako kahit pagod ako. Eh, niligo ko na. Kesa naman, ano, ganun yung itsura ko kanina. Grabe. Dire-diretso kilos. Tapos, ano kasi yan, pinagsuot ko rin ang makapal na ano yung mga bata. Nebo kasi. Sa mamaya kapag ceremonial, ano, bubuksan nila yung dito, veranda, tsaka doon pinto. Kasi may paniniwala sila kapag ganyan, bumababa yung espiritu ng namatay, yung pinag-chechesahan nyo, kagaya nyan, biyanan ko, bababa yung espiritu ng biyanan ko. Pag nakasarado yung pinto, hindi siya makakapasok, so kailangan naka-open yung pinto. Kahit ang lamig-lamig. May tumawag na. Si Juno. Kapag may tumatawag sa cellphone ko sa papa niya, ay, mas nauuna pa yan sumagot. Bibigay niya talaga sa'yo yung cellphone mo. Ayaw niya kasi ng ano, naiingayan siya. So, ayun, ano na nga ina-explain ko sa inyo kanina. Di ba bababa yung namatay? I mean, yung kaluluwa niya. Tapos, siya pa uunahin yung kumain. Kaya, ano na, habang nagaganong-ganong, binabawasan isa-isa yung pagkain. Sasandok, lalagay dun sa lagyanan, sasandok. Ibig sabihin nun, consider na yun na kinakain na niya. Tapos, kapag ligpitan na, hindi mo yan, kung ano yung nasa lamesa, hindi mo yan basta-basta ilalagay dun sa kusina, liligpit nyo. Babawasan mo yung kapra-kapraso, lalagay mo dun sa ano, sa isang mangkok, babawasan mo yung kapra-kapraso. Tapos pag nabawasan mo na lahat ng handa, yung ano na yun, ilalabas yun, itatapon yun sa labas. So, ako, ibig sabihin, yun yung nakain niya. Tapos, ano, yung pag-yuku-yuku naman nila, hindi ibig sabihin nun, yuku lang talaga. Nag-aano yan sila, nag-wish, nagdarasal, kinakausap nila yung bumabang kaluluwa mo. Ano yun, maraming beses yuyuko, isa-isa, tapos sabay, tapos merong nakapatay ang ilaw, ganun. Kaya medyo maano siya. And alas 7 na, mamaya hanggang alas 12 pa kami gising nito ng mga anak ko. Buti na lang si Junso ang haba ng tulog niya, kaya sigurado good mood siya hanggang mamaya. Magpapavibo yan mamaya. Siguro yung video, pag nakapag-film ako mamaya, bukas ko na lang yun isama sa upload ko bukas. Kasi hindi ko na siya masasama ngayon, I'm sure. So, ayun. Juna, bye-bye ka na sa guys. Bye-bye, guys. Inawa, bye-bye, guys. Junso, bye-bye, guys. Shiro, nabisi na naman siya. O, bigayin ng teacher niya eh. Pag yan talaga yung hawak niya, di mo na siya makapapakinabangan. Bye, guys! Saranghe! Aigo! Suplado na siya pag hawak na yan. Ay, no, ginaganyang-ganyan niya. Bye, guys! Diyos sa'yo! Oma, Diyos sa'yo! Oma, Diyos sa'yo! Gawin natin. Sabi sa'yo, wala na yan. Suplado na yan.